So, heto na nga po mga Kawan Stories, kumalit nga po ngayong araw ang balitang nangunguna na ang Dallas Mavericks sa mga teams na sunod na mapaglalaruan ni Giannis Antetokounmpo. Ayon nga po sa source, napag-usapan na nga dati ni Luka Doncic at Giannis Antetokounmpo ang posibilidad na pagsasama nila sa iisang kupunan. Tara't pag-usapan natin yan at talakayin ng tatlong sentro na 7-footer na tutulong kay Anthony Davis. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Ang video ng ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kuponan sa NBA, PBA at ngayong Paris Olympics. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Pag tama ang prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang iyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya mga Kawan Stories ng responsable. Simula nga po mga Kawan Stories ng magkampiyon ng Milwaukee Bucks taong 2021, parati na lamang nga pong maagang nalalaglag ang team na ito ng mga sumunod na taon. At isa sa mga rason nito ay ang pagtatamo parati ng injury ng kanila mga key player. Dahil dito, nananatili na nga pong questionable ang future ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks. Sa katunayan, kung sakali man nga pong hindi na naman makakuha ng kampiyonato ang kanilang team at maaga na naman silang malaglag next season, hindi malabong umalis at lumipat na nga po si Giannis Antetokounmpo. At ayon sa isang source ng isang analyst, kapag umalis nga po si Giannis sa Milwaukee ay ang Dallas Mavericks ang pinakamalamit o front runner na posibleng sunod na paglaruan nito. As of today, ang Dallas nga po ang front runner sa pagkuha sa kanya sa isang trade, lalo pat pinaniniwalaan na matagal na nga nitong gustong sumali sa Mavericks. Kaya posible nga talagang makabuo ang Dallas ng isang bagong super team sa taong 2025 na bubuuhin ni na Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic at Kyrie Irving. Sadyang magkakaproblema lamang sila sa cap space, gayong meron nga po ngayong bagong rules ang NBA para pigilan ang mga teams na bumubuo ng super team. Samantala, kahit man kinuha na ng Los Angeles Lakers ang kanilang bagong 7'1 center na si Christian Coloco, marami para naman nga po mga fans at analyst ang nagdadalawang isip kung gagana nga ba ang planong pagpapabalik ni Coach JJ Redick kay Anthony Davis sa power forward. Ngunit ayon sa isang insider, hindi rin naman nga ito dapat pagdudahan, lalo pat bukod kay Christian Wood, meron pa nga po ngayong kasalukuyan na apat na 7-footer ng tutulong kay Anthony Davis. Una ay si Jackson Hayes na mahusay sa rebounding, depensa, hustle plays, pagtatala ng puntos gamit ang kanyang athleticism. Andito rin naman si Christian Coloco na isang defensive-minded player na merong dissenting shooting sa labas. Hindi rin naman dito mawawala si Kyler Kelly na isang legit shot blocker at si Colin Castleton na isang point center na merong soft touches sa ilalim. Kaya kailangan na lamang nga po ni Anthony Davis ngayon mag-focus sa scoring at sa kanyang gagawing help defense. Sa ganitong paraan, mapapalawak pa nga po ang kanyang magiging impact sa kanilang mga laro.